hindi niyo ang Panginoon na kinain ang kanyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa Diyos sa kaangasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupurita namin, ipinagdarahan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, inasasalamatan ka namin dahil sa dakong ang pitakulihan. Panginoong Diyos, sari ng namin, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin ko ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol, tugunin mo ang mga pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na mag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo na pang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan at Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayon nga po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Simon at ni San Judas. Hindi po ito si Judas Iscariote. Dalawa pong Simon sa mga apostol at dalawa din pong Judas. Una, si Simon Pedro na naging si Simon na naging Pedro, ang leader, at yung isa naman of course si Simon na makabayan, the zealot fanatic apostle, na kung kanyang ginagawa ang masigasig na pagsunod sa mga batas ng Hudyo, at sila ay kumukontra lalo na sa mapangaliping imperyo ng Romano. Kabilang dito si Simon na makabayan. Of course, ang dalawang Judas, si Judas Iscariote na nagtaksil sa ating Panginoon at si Judas na anak ni Santiago, known as, for us in English, St. Jude Tadeus. Tadeus dahil sa kanyang maalap na puso ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kung atin din pong mapakinggan ang kwento, ang ayon sa mga ilang tao, ay siya po'y dinudulugan lalong-lalo na sa mga taong nasa imposible na mga pangyayari na ito'y kanilang idinudulog sa panalangin ni San Jude. Saint Jude. Na ibig sabihin taliwas, ito din naman ni Judas Iscariote ng taksil. Kung matatandaan niyo si Judas Iscariote, siya po ay nagpakamatay. Ibig sabihin, ng isang taong nawala na ng pag-asa, nawala ng kabuluhan ng buhay, nawala ng patutunguhan, ay nagpapakamatay. Suicide. There are so many forms of suicide. Kung kaya sa isang pangalang Judas, ito naman si St. Jude, ay nagiging dinudulugan ng mga taong humihingi pa ng pag-asa. Ibig sabihin, kahit na mga terminal ng mga may sakit, dinudulugan siya, iningian ang mga panalangin sa mga imposible. Dahil walang ang imposible sa Diyos. Ibig pong sabihin, mga kapatid, bang atin pong ihambing sa maikli itong dalawang Judas. Si Judas ay hindi lamang siya nawala ng pag-asa, kundi actually, tulad din siguro ng mga kaugalian ng marami sa atin, ang Diyos ay laging naghihintay. Ang Diyos ay handang nagpapatawad, pero hindi siya dumulog, hindi siya lumapit. Ang pinakasalanan ni Judas Iscariote ay being ungrateful. Hindi siya nagpapasalamat man lang, hindi siya bumalik, hindi siya lumapit na sa kabila ng lahat, siya'y pinili. Pero siya'y naging makasarili at sinarili ang kanyang daladalang problema. Na kung tutuusin, marami din sa mga apostol na ito, maraming pagkakamali. Na tulad na lang ni San Simon Pedro, na marami ding pagkukulang. Pero ito'y hindi niya nilalangan at bumalik sa ating Panginoon si Kristo at humingi ng kapatawaran. Inaasahan lamang po sa atin na bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos. So being ungrateful ay isang malaking pagkakasala. Yung tipong hindi ka nagpapasalamat man lamang sa mga kahit maliit na bagay at di napapansin ng na bagay na ating naranasan sa buhay. Kung kaya't maging sa pagpili nitong mga 12 na mga apostoles, atin din mismong intindihin ang pagpili sa atin ng ating Panginoong Diyos sa bisa o sa diwa ng ating pagiging binyagan. 12 na apostoles nagsisimbolo para sa kanila sa 12 o sa 12 tribo ng Israel. Among the other disciples, pumili siya ng 12 para sa laging kasakasama at pinapadala sa iba't ibang puok upang magpahayag ng mabuting balita. In a sense, tayo din po sa kasalukuyang panahon, tayo po'y pinadala upang makibahagi sa ginagawa ng mga apostol na ito.
Kung kaya nga po, ito'y ating common na bokasyon bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano. Atin lamang pong alalahanin na tayo'y dapat nagpasalamat dahil tinawag tayo ng Diyos sa araw-araw. Kung atin ding mapapansin, pinadala sila upang magpagaling, pinadala sila upang katulong sa pagwaksi ng mga masasama, ng mga inalihan ng demonyo, at maging sa pagpapakain ng mga taong nagugutom at lahat ng paglilingkod ng ginawa nila. So, ibig sabihin din po, tulad ng mga apostol, ito din po yung ating bokasyon na una tigit sa lahat, tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo nagdarasal. Dahil po ang milagro ng Diyos ay araw-araw po nating naranasan. Marami po sa atin naghahanap na mga milagro pa sa buhay, something magical, something surprising, pero hindi nila naiisip. At ibang ko lang po kung naisip ng karamihan sa inyo, di po ba't isang malaking milagro nang nagising tayo nitong umaga? Na kung tutuusin sa buong mundo, meron marahil 1 milyon na hindi na nagising. At least hindi tayo nakasama doon. At hindi po ba yan isang milagro na hindi natin napapansin na sa kabila ng lahat, life continues. So bakit pa tayo maghanap ng iba? Di ba natin napapansin ang isang malaking milagro nang tayo nakakakita, tayo nakakasalamuha pa ng pamilya, tayo nakakapag-usap pa na sa kabila ng lahat. These are all miracles. Kasi ang kahulugan ng milagro sa banal na salita ng Diyos is God's manifestation of His goodness. Pero ang karamihan sa atin, naghahanap pa talaga ng iba. Hindi na nakikita sa tapat na ng kanilang ilong ay isang milagro na. Subukan yung takpan ng ilong nyo ng ilang minuto kung hindi ba tayo matigok. Ibig sabihin, the breathing continuously within us, in and out, is a great miracle. Pero hindi natin pinapansin kasi meron pa rin tayong gustong abutin at maliliit na bagay na ginawa ng Diyos ay napapabayaan na natin. So sisters and brothers, this simple scene, scenario ng pagtawag ng mga apostol ay ang ating din mismong pag-amin ng pasasalamat natin sa Diyos at sa araw-araw tayo ay nagdarasal. Wala pong puwang sasabihin natin, wala na akong panahon magdasal. Tandaan po natin, ang buhay ay dasal at ang dasal ay buhay. Kaya nga lang po, pinaghihiwalay natin. Tayo nagdadasal dito sa simbahan, paglabas, wala nang presensya ng Diyos, kung kaya't pwede nang gumawa ng katiwalian sa labas. Dichotomy, hinihiwalay. Di po ba ang ating pinagdadasal ay napapatungko lahat sa buhay? At di po ba ang ating buhay ay ang ating ipinagdadasal? So ibig sabihin, within 24 hours, prayers are there in us. Because after all, prayer is a total surrender to God. Na ibig sabihin, kahit kayo natutulog, that is totally surrendering yourself to God. At ang lahat ng ating ginagawa, minuminuto, ay para sa Diyos. So the importance of prayer in our life. Kaya huwag niyong sabihin, wala na akong panahon sa pagdasal. Ang dasal ay ang ating buhay at ang buhay ay ang ating dasal. God give us 24 hours a day. Ang iba nga, hirap na hirap. Minuto lang.
And then at the end, when we are being cornered sa ating vulnerability, ang ating pagkatao, you want an extension of life at sasabihin mo, Panginoon, bigyan mo pa ako ng oras. Pag nadukukorner ka na ng iyong pagkatao. Pero habang malakas ka pa, wala kang panahon sa kanya. So we have to make it a habit, even just a small child, up to the end of our life, prayer should be our own dynamics in life. Hindi kakaligtaan kasi ito yung ating buhay. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang Simbahang Katoliko, naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tulara ng pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananapikan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming mawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Iniling namin ito sa pamamigitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipon lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang ng marapat na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito sa tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan na iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na bawal ko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Taasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan yung Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Simon, ni San Judas, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Limuhod po ang lahat. Mga kapatid, dito sa Jesucristo, ang mauwaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tanginan niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang na upang tumutok sa daing ng mga aba sa mga mukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang sa may limanan.
sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinihang niya upang tumukon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayong ipuspus ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas. Kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtatayo ng simbahang nagsasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Simon at San Judas ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Simon at ni at San Judas. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal
panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwan mo atin ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwan mo atin ang namin.